96.9% sa ating mga viewers ay hindi pa nakapag-subscribe sa ating YouTube channel. Disclaimer, this channel does not promote or encourage any illegal activities. All contents provided by this channel is meant for educational purposes. So yo, what's up guys? So welcome back po sa panibago nating videos at panibagong tips na naman ang gagawin natin ngayon. So for today's video guys, may nag-PM po sa atin dito sa isang kapwa content creator natin at meron siyang problema sa kanyang account. So sasahod na sana siya ngayong September 22 at ngayon nga nag-PM po siya sa atin. At ito po yung problema niya. So, pera na sana, naging bato pa. Kasi bakit nga, yung payout niya ngayong September 22 ay $504. Pero hindi niya ito makukuha, guys. So, bakit nga ba? Kasi nga ito, ayan, so meron siyang policy issues na recent violations niya ay unoriginal content. So, your ability to earn is limited because hindi po siya nakapag-follow sa palisiya ni Meta. So, hindi po niya makukuha ang kanyang sahod hanggat red flag pa kanyang account. So, dito naman sa new terms ni Meta, ayan, so dito, sa Article B, no payment, ayan guys, so no payment will be made for any content that violates any of Meta terms or policy. So, malinaw po guys na hindi po natin makukuha yung sahod natin, ayan, hindi po natin makukuha yung sahod na $504 ngayong September 22 kasi nga meron kang palisiya. So ano nga ba yung unoriginal content guys? So yung unoriginal content natin, so may nakalagay naman dito, ayan. So, content that our technology detected was unoriginal or repurposed from other sources with limited added value. So, yan po yung mga content or video or reels na kinuha mo sa ibang social media or sa ibang content creator and then in-upload mo sa iyong account. Or, pwede kang manguha ng ibang video kung ikaw ang nakauna ng upload. Pero once na na-upload na yan sa ibang content creator, automatic yan guys na bibigyan ka ni Meta ng unoriginal content. So, base lang po sa pag-check natin sa kanyang mga account, so kagaya nito mga video na to guys, panoorin natin. Ayan po yung mga na-upload niya na reels guys, ayan. So, makikita naman natin dito at malinaw po na talagang hindi sa kanya yung mga reels na ina-upload niya. And ayan po, so marami pong views, umabot ng million. So tinanong ko sa kanya guys, kung sigurado ka bang sayo yung video na na-upload mo o reels na na-upload mo. So taga India po siya guys at sinagot niya naman na hindi po sa kanya yung mga video na ina-upload niya dito. So kaya ina-advise ko sa kanya na kailangan para makuha mo yung sahod mo, make sure na nabura mo na yung mga reels or video na hindi sa'yo. So, yun lang po ang tanging paraan para makuha natin yung sahod natin dito kay Meta. Kasi, yan lang po ang nakitaan ni Meta na may palisiya na nag-a-upload ka ng video or reels na hindi sa'yo. So, yun lang po guys. So, hindi niya po nabura at siguro yung iba nabura niya pero naglo-loading pa po sa dito sa akin. Ayan. So, malinaw naman po yung reels na ina-upload niya ay hindi po sa kanya. So, shout out po sa'yo. So, hindi niya po mag-gets yung sinabi natin dahil Tagalog. Pero nag-PM na po siya sa akin through sa messenger at ina-advise ko na po sa kanya na buburahin niya lahat ng reels na hindi sa kanya para hindi masayang yung sahod niya kasi mapupunta yun kay Meta or hindi ka pwedeng sumahod kasi nga nasa new Meta terms yan, hindi ka pwedeng sumahod hanggat meron kang violation. So yun lang po guys, so kung may katanungan kayo sa ating video or kung may problema kayo, pwede kayong mag-PM sa akin or comment down below sa ating video. And din sa mga nahirapan pa rin guys na hindi pa rin makakuha ng 60K
para sa in-stream ads. So, pwede ko kayong tulungan at PM nyo lang ako, guys. So, follow for more tips.